Excel Balingsunga ay nagbabalik at nananabik sa parating na Kapaskuhan, no? Pero bukod pa ron, siyempre nasasabik din ako buksan ito, kaya huwag na natin patagalin. Siyempre, arat na. Una sa lahat, anong bungad natin? Merry Christmas sa inyo lahat, no? Kahit na alam natin medyo hirap ang sitwasyon natin ngayon, pero ganun pa man, hindi yan ang topic ngayon. Ang topic ko ngayon ay isang item na nabili natin sa ano yan, sa Forge. Sa Forge. Kasi namasyal ako kanina sa Makati, nagigot-igot. Lately kasi parang gusto ko muna siguro mag-explore sa mga foreign brands at mga utility knives or whatnot. Kasi before, di ba, talagang mga kinokolekta ko lang ano eh, solid Filipino, ang tawag dito, Filipino handmade balisong, FHM, sorry, nakalimutan ko na, no? So ano lang, strictly pure Filipino ano lang, balisongs, no? Lalo-lalo na bukod sa ibang mga Philippine made knives. Anyway, galing ako kanina sa Forge, kaya buksan na natin to. Ayan, standby lang kayo, okay? So ayan ang nakalagay, case, WR Case and Sons Cutlery Company. American brand to, obviously, no? First time kong magkakaroon nga po pala ng American brand na mamahalin na utility knife. Kasi before, puro mga Philippine made lang eh. Ewan kong Taiwan made o what not. Basta mga Japanese lang. Mga mumurahin lang. Pinakamataas na nabibili ko, siguro mga halagang 500 eh. So yun yung case niya. Ikutin natin. Oops, nakita nyo na kanina yung ano, rate, no? Medyo may mga pag-uusapan tayo sa box muna na to, okay? So tungo muna tayo sa rear part niya. Dito nakalagay, hopefully nag-focus naman siya. Ayan yung price niya. Sorry, nireflect ko na, mga kapatid, para may idea kayo kung magkano yung ganito. Nakalagay dyan buffalo horn, o kung sa atin, sungay ng kalabaw. Kumbaga, itim kasi ito eh. Eh, no, black, oh. Hindi ko lang bakit cheetah. Cheetah yung nakalagay. Tapos ito, medyo naging alarming lang sa akin kanina to ng bagay. Bigyan ko kayo ng long story short. Nung nakalayo na ako, buhat na sa pinagbilang ko sa shop, sa Forge. Bigla ko naisipan lang silang tawagan nung nakita ko to, na kung saan nakalagay, sa rear part. Parang seal kasi ito eh. Sorry, nahihirapan mag-focus. Sa rear part na ito, may seal na warning, cancer and reproductive harm. Kumbaga, mayroong ano, may warning sign dyan. So, na-alarma lang ako regarding niya. So, kumbaga may hazard, no? May hazard warning. So, may pagka-warrior din kasi ako, kung nahalataan nyo siguro, no? Kaya agad-agad, bigla akong tinawagan yung shop. Sabi ng may-ari roon, kasi sinabi ko nga sa kanila ito, dinescribe ko na yung nakalagay dyan, cancer and reproductive harm. Sabi ko, sinatch ko kasi through Google, akong ganun. Sabi, hindi naman ganun. Depende daw, depende. Kaya ang medyo frustrating daw. Depende kung cancerous nga ba siya sa ibang buyers or users or owners, sorry. O at saka sa reproductive, kung may reproductive harm siya, effect siya sa owner. Tapos naisip-isip ko, siyempre obviously, tangin na niya. Ay, sorry sa foul word. Bakit naman nila ibebenta to? Kung cancer and reproductive harm, ano siya, threatening siya, di ba? Sa magiging owner nito, sa magiging amo. So, doon pa lang, di ba? Siyempre, common sense, di ba? Bakit mo bibili niyo isang product na meron mo palang bad effect, di ba? So, yun. Ewan ko kasi, tapos eventually, like ko na lang na-realize na ang Amerikano pala, masyado silang surebull sa quality control nila, no?
para sa mga customers nila. So yun, di ba ganun ng Amerikano? Eh, alam naman dito sa Amerika, di ba? Putya na, makabenta ka lang. Di, okay na yan. Buna. Pwede na yan, di ba? Eh, sa Amerika, di pwedeng hindi. Pwede na, di ba? Talagang quality control lahat ng mga items nila doon. Tapos yun na, napalagay na ako. Kaya amoy na ako. Kaya pag-uwi ko, excited akong i-vlog to. At ito, bubuksan na natin. Medyo handheld yung camera ko ngayon. Medyo yun. Mamaya itatry kong ano. Wala kasi yung tripod eh. Mano-mano lang tayo mga boss. Kilala nyo naman ako, di ba? Alam nyo naman yung estilo ko eh. Yung laman na itong box na to. Ayun, empty na siya. Merong nakalagay dito. Ngayon ko lang nakita to. Hindi ko pa dinubuksan kasi ito eh. Yung box eh. Sabi dito, thank you for your purchase of this case knife. Because you might acquire, ano, you might get a cancerous and reproductive harm. Joke lang. Makitang ini. Sorry sa foul word. Ang okay kasi, no? Kumbaga parang, ano sila eh, ang tawag dito, kumbaga sa ano, di ba, tangin na, namimental block ako dun, no? Ano yung pag naalala ko. Kumbaga sa ano, para silang may, ano, ngayon na, putik. Sabi dito, thank you for your purchase of this case knife with buffalo horn handle. Yun. Few handle materials offer the unique look and finish of genuine buffalo horn. Nox genuine. Eh dito sa Pilipinas, sawang-sawa na kami sa sungay ng ano. Because buffalo horn is a natural material, you may notice small lines or other imperfections. Yun yung maganda dun, may imperfections. These slight flaws are an integral part of the character. Oh, sige. Natural material. Kasi nga naman, pag masyadong perfect, parang synthetic, di ba? And should not be considered defects. Oh, understood yan. Ganda na nga. Ang ganda nga. I hope this case knife will serve you well for many years to come and hopefully you won't acquire cancer or what na. And reproductive problems. Joke lang. Again. So yun. Umuwi kasi ng ano. Tapos ito, ewan ko. Kailangan pa ba ng ano? Lock, ano to eh, for information, lock back knife pala to. Namin yung makikita natin. Nakasili oh. So, may napunit tuloy ako. Ano ba laman niya ito? Product quality information. Basically, parang small brochure lang siya eh. Ipo-focus ba? Ngayon oh. Oh, ano eh, parang German to. Mamaya natin basahin yan, hindi tayo interesado dyan. Di ba? Ayan, find an authorized dealer near you at casenext.com. American brand talaga. Galing. Imported talaga to. Kasi ang dami nilang Echeboreche. Oh. Ikaw, pag bumili ka ng knives dito sa Pilipinas, okay. Bayad na po, sir. Sige po. Oh. Good luck. Maraming salamat po sa support. Ah. Enjoy niya yung knife. No? Ganun lang. Diba? So anyway, this is the knife itself. Wala tayong cut-cut ngayon. Re-recta na. Recta na mga boss. Ito po ang knife natin. Masyadong exposed sa araw eh. Ay, sa araw. Sorry. Palpak ah. Sa light. Yan. Yan po. Yan po ang ating lockback. May iririg ko na itong cellphone para ma-appreciate niyo yung ano. Video. Sabi dito yun oh. Yung logo niya engraved on a stainless case yun. Literal case naka-engrave siya. By the way, this is a stainless steel blade. Hindi ko alam kung ano yung quality ng blade niya. Kung 440C. Pero, alas lahat naman ng mga stainless, di ba? Tarnish free. So, lockback siya. Yun yung pinagmamalaki nilang carabao horn na inlay. This is going to be my first time. Matagal ko nang minamata kasi ito eh. Dun sa forge eh. Yung mga gandong klaseng knives. Ang gaganda eh. Yung iba, may buto ng kabayo. Ang ganda kasi niya. Kumbaga parang stiletto type nga ito. Stiletto, alam mo yun yung... Alam mo stiletto type yung ano?
Di mo may tenga rin yun. Yung pang Italian knife. May pinost na ako ng dati. Just tell you to check it out. So, yun. Oh, i-rig ko muna itong ano. Set up ko muna itong camera to para may maneuver ko itong item natin. So, yun. Naalala ko na. Yung warning na to. Yung warning, ano na to. Tag or sticker. Parang waiver lang nila yan siguro. Na tanginan yan siya, hindi ka na nila sagutin eh, na-acquire mo na tong ano, di ba, itong item. So yun, parang waiver nila, kung maghugas kamay na sila kapag may nangyari sa'yo. It's up to you. Bira talaga mga Amerikano to. So yun na, eto na, this is the knife, yo. Yeah, this is the knife itself. Again, sabi ko, lockback siya. All stainless steel to. Yung bolsters niya sa magkabilang from top to bottom. Tip to tip. Ano, stainless. Tapos yung pinakabahay niya, kung mapapansin, sana nakakapture sa camera. Made out of ano yan. Brass. Gold brass. Okay. So yan. Tapos may mga pins siya. Siguro sturdy naman siguro pagka-construct nito. Hopefully, wala naman ma-detach dito. Eventually. So yun, buksan na natin ha. Alam ko, na-excite na kayo. Oh, na-excite na rin ako. So, lockback siya again. Carefully ha. Dahan-dahan kasi medyo maganit to. At saka, nga pala, let me tell you na medyo nagkaroon ng ano, slicing moment kanina. Nung habang binubuksan, dinedemonstrate ko sa akin. Nung lady, ano, seller. No? So yun, narinig niyo yung nag-click. Usually ganun yung ano eh, yung effect kapag ino-open at at para i-lock, i-hold yung ano, i-hold permanently. Sorry, habang inahawakan. That's what I meant. Yung ano mo, lockback knife mo. Ganun yung effect ng mga lockback, 'di ba? Nag-i-snap sila. Kasi yung tensioner, kumbaga, umuurong hanggang sa pagpumitik siya, yun na, malalock niya na, tak, biglang gaganon. So dito siya nahiwa, no, obviously sa may matalim na matalas na pa na ano, na edge. Yung type ng knife na to, yung blade profile niya, ang ganda. Nagustuhan ko. Hindi siya yung typical na ano, nakatagal. Blade profile na makikita mo sa isang knife, diba? Hindi rounded. Kumbaga medyo kuba siya. Hindi kuba. Ano? Old school type talaga. Yung pinaka nagustuhan ko pa sa feature na to, yung feel niya, parang stiletto, yung parang Italiano, yung mga knife na, mas mga Italian movies, yung mga mafia movies, makita mo ito yung mga ginagamit nila ng pang slice sa mga, sa daliri nila kapag mag-i-initiate sila ng ano, ng isang neophyte nila dun. So yun, part of their, omerta, di ba? Out of America or what na. So yun, ang ganda ng dating. No? So classy siya, no? Classy. Yung pwedeng sabihin ano rin 'to, di ba? Hindi mo rin basta pwedeng consider siya na ganda ba? Hindi mo rin siya pwedeng i-consider na ano, na parang deadly weapon or what not kasi ang usually mga lockback ano 'yan eh. Diba, pang mga utility talaga yun, yun. Sana may defend mo yung sarili mo kapag na-question ka. Na, at saka, siguro hindi pa naman na-reach yung limit niya, yung length limit niya ng blade. I guess this runs for about 3.5 inches eh. Lang. Tingin ko. Tapos, ang pinaka nag-worry lang naman sa knife na to, usually kasi tinitingnan ko sa mga stainless knife. Is yung ano, yung tibay ng yung blade kasi napakanipis ng batok niya. Ako titingnan niya yun, nipis lang niya ganyan. Sabi, mga 1 mm, I guess 2 millimeters lang yata to, 2.5 millimeters lang to eh. Ganun lang kapayat siya eh. Pero ang ganda talaga niya. Yung stiletto, wag na yun kasi alam niyo bakit. Pwede kayong mahiwa nung pag bumukas yung stiletto, di ba? Folding style 'yon, 'di ba? Na automatic, 'di ba? Pag pinindot mo siya dito, lumalabas siya ng pag-ano ni. Eh. Mabilis 'yung. Eh.
like any other modern ano eh, automatic knives, di ba? Tsaka ang pangit ng dating niya, masyado matigas, ang hirap pindutin, no? So hindi ko yung sabing weak yung fingers ng owner. Siyempre, nandun ka nga sa yung pinaka-convenient, ano eh, convenient, tawag dito, convenient details always pa na a blade can offer, no, for the owner, for the beholder. Ang ganda, simple lang. Tsaka masabi ko quality talaga to, kasi may, kahit pa paano, kaya pala mahal siya, ganyan yung rate niya. May brass yung housing niya, yun siguro yung nagpamahal, di ba? Tipe ano eh, ba, mahinang klaseng stainless lang naman to. Although mirror shine na siya, hindi kita yung mga ano niya, yung pagkaka may mga grooving o whatnot, yung pagkakatasa, malinis naman. Siyempre American made, di ba? Ganyan naman kumuha Amerikano, competitive yan eh, di ba? Sa mga mass produced na items na nire-release, pinoproduce nila. Ang ganda yung feature niya, parang stiletto, mini stiletto siya, no? Italian style yan. Ang ganda nito eh, pakita ko na yung pagkakatope ha. Nakita niyo yung behavior ng ano, nung tenga. Ayun, no? Tumatabi siya, naiiwan siya. Na umaalign siya along with the hold, with the handle, sorry. So ayan, once again, nakalock na siya. Tapos slowly natin bubuksan dahan-dahan lang kasi nahiwa. Ang talas ito eh, kanina muntik na rin na mahiwa eh. Sobrang talas dito. Tingnan mo yung ano, behavior ng ano, yung tenga. Pak! Pag na-click siya, nag-stop siya, nag-hold siya, ganun. Ganda, di ba? May dating. Tsaka klase. Klase siya. Ayan. So, yun ang masasabi ko. Hindi ko alam kung na model to. Basta yun ang masasabi ko. Masaya ako na acquire ko tong knife na to. Kung kaya, ano. Tingin ko ito na yung magiging EDC ko. EDC so far, no? So far. Yun na. Tsaka yung aking ano, tinatawag na punch dagger. Yan. So, ang sabi kasi blade length na ito. Comparison lang natin sa blade length ha. Yung blade length kasi ng ano ko, push dagger ko is nasa, tingin ko nasa 2.5 inches to eh. Pero ito tingin ko nasa 3 inches, I guess. Yeah. So okay na, di ba? Itong dalawa, okay na ito. Pwede na itong dalawa. Tsaka yung weight-wise at dito, okay na rin, not bad. Ganda, perfect talaga. Hindi mabigat, di magaan, sakto lang. No? Sakto-sakto yung feel niya. So yun. Hopefully, na-enjoy niyo yung features na itong review ng ano. Ng stiletto style lockback knife. Folding knife. Carabao horn, diba? Ganda. Tutusin, mas maganda pa nga yung carabao horn natin. Meron ba silang, yung ganito pala yung buffalo horn. Sabagay sa Amerika lang, iba yung kalabaw ng Amerika, iba yung kalabaw natin. So yun. Ganda. Again, a beautiful piece. I bought from Forge. This is the very first time branded yung aking nabili. Mahal talaga, mabigat sa bulsa, pero sold na, masaya na ako. Hindi na rin masama. Itabi ko muna itong si Puss Jagger, hindi ito yung pinag-uusapan natin ngayon. So yan. Okay, maraming salamat po sa panonood. Huwag kayong makalimot ha, kung kakayanin ho nyo, mag-subscribe, like na rin ho, share. Gusto nyo mag-comment na rin ho, thank you rin ho. Sabihin niyo sa akin kung ano yung thoughts niyo regarding dito. Dahil ito, first time kong makabili nito eh. Ang ganito eh, namamahalin talaga eh. Yun. Okay, Merry Christmas again to y'all. Take care. Look out for more balisongs and knives or whatnot. Mixed topics, okay? Pero mostly knives style. Okay, help a dude out if you ought to share some ideas and experiences. Or pros and cons with your knife. Okay, thank you and goodbye for now. Peace, XL Balingsungay.